Parisina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai. Laxamana. 89.5 My Subic Bay Radio. Beautiful Thursday morning. It's Thursday once again and it's time for Konsulta Pang Medisina. Here is Dr. Noel Husai, Laxamana. Magandang umaga po at ngayon po meron tayong kwentuhan tungkol sa ating mga bato. And with us is a nephrologist. Is isang espesyalista sa kidneys. Ano? Siya ay nagtapos sa St. Louis College of Medicine. Apo. Sa Baguio at siya ay nag-residency sa James Gordon and nag-subspecialize sa nephro sa National Kidney Institute. Let me present Dr. Regina Reg Gregorio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm-hmm. Doktora, para sa kaalaman ng ating mga listeners, ano ba ang sakop ng inyong subspecialty? Subspecialty ko po kasi, ang specialty ko initially is internal medicine din. Nag-subspecialty po ako sa nephrology. So, ang saklaw ko is halos po lahat po ng adult diseases. Pero ang pinaka-specialist ako is more sa kidneys. So, sa kidneys po, lahat po ng pagtaas po ng creatinine, derangement po sa electrolytes po, as well as hypertension, and other associated kidney diseases po is saklaw ko po. Mm-hmm. So, anything and everything about the kidneys. Yeah. Apo. So, kung may katanungan po kayo, you can text us dito sa ating hotline, 0920-9099937. At ganun din, you can join us sa ating sa internet, you can sa chat room natin, ano? Yung ating ano nga yung ating connection sa internet, Tom? Yes, ang ating live streaming site, the URL site is www.ustream.tv/channel/895subicbay. If that's too long for you to remember, simply check us out on Facebook. Sa Facebook po nandoon yung link. Facebook page ng 89.5, isang click na lang dun sa link natin. Ayan. Or simply Google. Google nyo lang. Yan. Yeah. Dok, habang wala pa tayong mga katanungan dito sa ating text line, I'd like to ask mga common questions. Bakit daw, kasi marami ako nakikita ang pasyente na nagkakaroon ng retinopathy. Opo. Na meron din sakit sa bato. Aha. Mm-hmm. Dun sa retinopathy po, ang pinaka most common po is sa diabetes. Mm-hmm. So sa chronic kidney disease po, ang most common sa buong mundo is diabetes pa rin po. Mm-hmm. Usually po kasi yung diabetic retinopathy, pag nagsisimula pa lang po is madalas po wala pong nararamdaman. Madalas marami mararamdaman na po sila pag matagal na po masyado yung diabetes mm-hmm. niya. Usually po mga 10 years and more than 10 years, doon po nagkakaroon ng problema sa mata. Ang problema nga lang po, once na nag-start po ang problema sa mata o diabetic retinopathy, malamang po meron na rin problema sa bato. Yun. So usually they come hand in hand, no? Opo. Sabay po sila usually po. Pero yung mechanism ng pagkasira ng mga ugat ay halos pareho, ano, Dok? Parehas lang po. Sisira yung mga microvascular circulation na tinatawag. So yung pong tinatawag din nilang hypertensive retinopathy is also related kasama sa kidneys. Po. Kasi, ano nga ba ang papel ng kidneys para sa ating presyon? Opo. Ang bato po kasi, siya po ang taga-linis po ng katawan. So, lahat po ng toxins, lahat po ng pagkain natin, lahat ng toxins ng katawan, ang naglilinis po niyan is yung bato. So, once na pumapalya po na ang bato, minsan po, nagkakaroon na po ng high blood pressure, tumataas na po ang blood pressure, as well as pagbagsak po ng hemoglobin or yung anemia po na sinasabi mm-hmm. po natin. So, lahat po yan, minsan po lahat po yan, lahat ng komplikasyon po na nakikita natin, lahat po, umiikot po dahil sa mga problema po natin sa bato. Ang problema nga lang po, initially po, wala po nararamdaman. Lalo po yung mga diabetic at high blood. So, magkakaroon na lang po ng mga komplikasyon or mga nararamdaman kapag medyo malala na po. Ayun. At kapag nandyan na yung mga complications, kagaya ng panlalabo ng mata, kadalasan medyo malala na po. So, ang yan, tama si Lito Amor. Sabi niya, Doc, yan ba yung mga nagda-dialysis? Sila po ang sila yung specialist sa kidney at sila sama yung... Sama po yung sa dialysis. Saka transplant po. Yan, oo. Nag-transplant kayo, doktora?
Opo, kaso po dito po sa Olongga po wala pa po eh. Sa ang ano po training namin po talaga sa transplant sa National Kidney po. NKL. Pinakamalapit po alam ko po meron po sa May Angeles po. Renal transplant. Oh, one day soon, malay mo ma. Opo, hopefully may makaroon din po tayo dito. Oh, dito sa ano sa dito sa Olongga po. Oh, let's transplant. We can work that out ano kung ano yung pwede tingnan natin sa management ng Lourdes kung kakayanin nilang mag-set up ng transplant facility. Oo. Kasi at the moment, they are trying to expand yung operating room facilities nila doon. At kanina nga, nandun yung mga suppliers at tinitingnan yung hospital para if they can put up additional operating rooms, delivery rooms para sa mapagsindihan yung ating mga pasyente sa Lourdes. Ano? At Doktora, ayan, tanong ni ito, Lito Asistio, yung bang dialysis pag nagsimula, tuloy-tuloy na po ba yon? Lifetime ba or may gumagaling din? Okay po. Dun sa dialysis po, dalawa pong klase po kasi yun sa pagdadialysis eh, yung dahilan. Usually po, meron po tayong tinatawag na acute saka chronic. Yung acute, parang biglaan pong pumalya po yung bato. Mm-hmm. Yung chronic po, ibig sabihin pang matagalan na pong pumapalya ang bato. So, ang mga chronic po, katulad po ng mga diabetic, may mga diabetic retinopathy sa nephropathy, yun po yung madalas ng mga chronic. Pag chronic na po, madalas po, pag nag-dialysis, usually po lifetime siya. Mm-hmm. Pero yung mga kaso po na acute lang po, usually po panandalian lang po ang pagda-dialysis. Usually po 3 months, matatanggal na po sa dialysis. Kagaya po ng ano, yung may leptospirosis, yan po ay... Yung lepto po is more on acute lang acute, po. Ano? Panandalian lang po yung dialysis. So, yun, mga Lito, yun po yung sagot ha. So, yung mga patients na nagda-dialysis dahil sa diabetes, kadalasan lifetime yun. Madalas ano? Po. Yung mga merong chronic renal disease due to some other causes like hypertension, nagiging cause din ng CR yun. Opo, nagiging causes din po ng chronic kidney disease. Yung nga lang po, meron po kasing tinatawag na combination, acute kidney injury on top of chronic kidney disease. Mm-hmm. May on top pa. May on top pa po. So meron po kasing combination. So kung ang dahilan po ng pagtaas ng creatinine ay biglaan, kahit po may chronic na component po, kung may papalik po natin sa baseline yan, yung pagtaas ng creatinine, madalas po natatanggal din po sa dialysis kahit chronic po. Mm-hmm. So case-to-case basis po talaga. Oo. At you know, ang kidney ay it's a very wonderful organ kasi gaano po kaliit na percentage ng kidneys ang pwedeng matira para makasurvive ng to live a normal life ang tao na hindi nagda-dialysis? Ang ano po kasi sa kidney po, kahit isa lang pong bato natin, okay lang okay po. Okay na, no? Opo. So kaya po merong transplant po na sinasabi mga donor kasi po kahit basta po isang bato, pwede na po siya. Mm-hmm. So sa by percentage po, ang dapat po by percentage po is more than 15% para masustain po yung normal. More than 15% ng working. Working po. Oo. Para maka... Opo. Usually po pag less than 15% po kasi madalas po na pupunta na po talaga sa dialysis. So imagine kahit 85% na yung nasira, nag-work pa rin ng bato natin. Kanya napaka... It's a very, very wonderful machine. No? Opo. Oh, wonderful organ talaga. Work of nature. Alam nyo ba na yung ating pag-ihi, yung ating... Ito, routine na ginagawa. Parang baliwala lang. Opo. Ano? We take it for granted, pero napaka... Importante po yung urinalysis po. Mm-hmm. So, talk dito sa atin, ano yung pinaka-common cause ng... Di ba, ang dami nagpapadialysis sa atin? Diabetes pa rin diabetes po, saka high blood. Ganun, alam nyo ba na ang number one cause din ng pagkabulag is also diabetes. Diabetes po. Number one ang diabetes. Sa mga nakikita naming eye patients. So, due to diabetic retinopathy. Kanyang... Aming advice, the moment na na-diagnose kayo na may diabetes, go to your nearest eye doctor. At probably we can also say, go to your nearest kidney specialist. Oh. So yung routine urinalysis ay malaking bagay. Malaking bagay po mm-hmm. kasi bukod sa napakamura po niya, mm-hmm. marami po kasi tayong makikitang information po eh. Bukod po sa nana sa ihi at dugo, ito po eh mga unang sinyalis po na nagkakaproblema na po sa bato. Lalong-lalo na po yung protina sa ihi. Yun. Mm-hmm. Proteins, kapag naglulus ka ng proteins. Opo.
So kung mapapansin niyo po, madalas po kasi walang nararamdaman, pero madalas po may mga una na pong senyales. Unang-una po dito is kung makakakita po kayo ng bula sa ihi. Bula? Bula sa ihi. Ibig po sabihin po noon, mataas na po ang protina sa ihi. So you're losing protein, may proteinuria na pagka nagkakabula. Opo. So dapat po ganun, mag-check na po agad ng sa ihi po. Kala ko nakakain ka ng sabon. So pagka ganun, urinalysis po. Urinalysis po. Yung mga madalas pumula yung ihi dahil kakainom ng alak. Yun po ang problema po. Mas maganda po din yung alak po at disyo, matanggal po talaga. Talaga nakakasira din ang kidney sa alak. Nakakasira po. Akala ko, love life lang masisira din sa alak na yun. Pati ano pala, pati kidneys. Ha? Opo. So, ito, doktor, ano ba yung mga, ito, tanong ni Raymond. Raymond Ong, Doc, ask ko ano yung mga common drugs na nakakasira. Is it true that paracetamol can also destroy kidneys? Kasi I take it regularly for my headache. Hindi po. Yung paracetamol po is safe po pa sa bato. Kidney. Ang nakakatakot po is yung mga NSAIDs na tinatawag po natin. So example po nito is yung mga ibuprofen, metonymic. Mm-hmm. Yun po ang pinaka-common po talaga eh. Lalo po, kaya po kung mapapansin nyo po yung mga may edad na po, yung may nagko-complain po ng arthritis at inom po ng mga pain reliever, mga diclofenac, yun po yung nagpo-push po sa chronicity ng problema po sa bato. Saka po na dialysis po madalas. Kanya lang, yung paracetamol, I think may effect naman sa liver. Sa liver naman po. Liver. So, kung talaga lahat tinatamahan niya, dapat moderation si si Alvin Duque. Don't mention my name. Sorry, Alvin. Nabag ko na yun. Hindi daw pag-inom ng Viagra, nakakasira pa ang kidneys. Wala naman po. Wala naman. Ah, hindi naman. Hindi naman. Sa puso po, usually po yun, pag meron pong nainom po na... na uminom na. Survive po. Alvin, sige, i-push mo. Okay. So, sorry, nabasa ka agad. Pero okay lang yan. Sige. At least safe, ano? Hindi. Safe naman po. Basta po, wag lang po isa-isa nitrate. If you're taking mga gamot sa puso o sa alcapresyon or what, maganda magpa-check up muna kayo sa doctor ninyo. Ano? Oo, sabi. Ito naman, magandang tanong ni Lilibet Bunye. Anong pagkakaiba ng urologist sa nephro? Yan, sa nephrologist yan. Sa urologist po, more on sa intervention na po kasi sila eh. Surgical, opo. Pero tungkol din sa pag-ihi, Tungkol din po sa pag-ihi po. Pero halimbawa po, kailangan na po ng operasyon or ano, or mga shockwave, ang nire-refer ko na po taga sa urologist. Pag hindi na po kaya ng gamot. Yun, totoo ba na yung sobrang alat, doktora? Tama po, nakakasira din po ng bato pag sobrang alat. Kasi po, ang pinakapangunahing rason, pag masyadong maalat pong kinakain, bukod sa tumataas ang blood pressure, pwede din po ito maging kidney stones. Pwede po magbara sa daanan ng ihi at karoon po ng pagkasira sa bato po. Alam niyo ba na, isa sa common na sakit dito sa atin, yung pagkakaroon ng mga bato sa bato. Opo. Diba? Common because, na common po. It's because of our diet siguro. Kasi ang diet dito sa atin sa Zambales area, maalat. At saka ang Pinoy yata, by nature, maalat kumain. May patis na, may bagoong pa. Sasagusog pa sa asin, ano? Niya sobrang alat na. Yan, sige. Yung mga lakimi-lakimi. Kasama po yun. Kasama rin. Yung mga noodles po, yung mga kanton, maalat po yan. So, moderation lang po siguro. Sabi, Doc, my father, hypertensive po siya, more than 20 years na. Nagpa-check up siya, tumataas ba yung crea? Ano ba yun? Crea at BUN. Ano ba yun, sabi? Yung creatinine po kasi, dapat po, ang level po niyan ay nasa mababang level lang po, mga less than 100. Ang nagtatanggal po kasi niyan is yung kidney po natin. Siya po yung nag-filter niyan. Once na pumapalya na po ang bato natin, ibig sabihin niyan, yung toxin sa katawan, katulad po ng creatinine, hindi na po mailabas. So kapag nagpa-blood test po tayo, pag may problema sa bato, mataas po ang level po usually ng creatinine at ng BUN. At yan ang dahilan, kung tumataas na yan, doon din na dialysis. Apa. Oo. Doktora, ano ba yung pagkakaiba ng peritoneal at saka nung hemodialysis? Yung hemodialysis po, ito po yung makikita nyo po usually po dito sa Olonga po eh. Siya po yung sa dugo ang dialysis. Paglilinis. Ang paglilinis po ng
katawan. Ang peritoneal dialysis po, yung access niya nakalagay po sa tiyan. So ang kinaibahan po ng dalawa, yung peritoneal dialysis po pwede pong gawin sa bahay. Ang hemodialysis naman po sa mga dialysis center lang. Ang dialysis po, hemodialysis, ginagawa po dalawa, tatlong beses sa isang linggo. Ang peritoneal dialysis po, araw-araw po itong ginagawa sa bahay. Everyday. May solusyon na nilalagay po sa tiyan na nabibili po sa hospital, usually po sa Manila. So ang gumagawa po nung dialysis po is yung pasyente or yung mga relatives po. So sa peritoneal po, ang kinaganda po ng peritoneal dialysis po, hawak nyo po yung oras kung kailan kayo pwedeng mag dialysis. Yun nga lang po, ang pinaka-problema po sa peritoneal dialysis is pwede pong infection sa tiyan kung hindi po malinis ang pagda-dialysis po. Sa hemodialysis po, peritonitis. Peritonitis po ang tawag. Sa hemodialysis naman po, ang pinaka-problema naman po dyan is syempre po yung sa oras po. Kailangan nyo pong gumugol ng minimum po apat na oras sa isang araw. At ginagawa po ang dialysis mo yan, minimum po dalawang beses sa isang linggo. So, pwede pong kainin po yung oras nyo. Mm-mm. Yun nga lang po, ang hemodialysis po, nakahiga lang kayo. Mm-mm. So, may gagawa para sa inyo, machine. Yung peritoneal dialysis naman po, sa bahay naman po. Oo. At, so, yung peritoneal dialysis, yun yung sinaunang dialysis eh. Na papalit-palit. I remember when I was an intern. Apa, sa mga, oh, sa ICU, sa PGH. Actually po sa NKTI po, ang ano po namin is peritoneal dialysis first muna po. Yun muna? Opo. Oh, ang unang approach. Opo. Kasi po, ang kaya po namin pinopromote ang peritoneal dialysis, yung residual renal function o yung natitirang function ng kidney is na-preserve for 2 years. Mm. Yun po ang habol natin. Oh, talaga. So, opo. May advantage din pala yun. May advantage hindi po naman, ang peritoneal. Yun naman. Nga lang po, in the long run po, i-ship nyo din po kasi sa hemodialysis. So, papunta rin doon? Papunta rin. So, yun pala yung kung ano. Actually, meron yung napanood akong ano eh, show. Mga gadgets na they're trying to invent yung parang kidney, artificial kidney ipapasok dyan sa katawan at lilinisin. 24 hours yung ano. So, they're trying to develop that. Parang dialysis machine na artificial kidney, sabi yun. Okay, parang naka-backpack or nakadikit po. O naka-strap. Sabi ganun, sabi ko, okay ito. Tapos lalabas din yung urine. Saka kuhan. They're trying to do it. Ano? In fact, they're even doing experiments on pigs' kidneys. Eh. Pero, alam nyo, we're halfway sa show natin. So, mag-break muna tayo at mamaya pagpapatuloy natin ang ating discussion. Panahon na naman ang tag-ulan, puso na naman ang baha, bagyo at sakuna. Dapat laging handa. Dapat meron kang nakahandang damit na nakaimpake kung sakaling may bigla ang paglikas. Emergency light or flashlight, AM/FM radio, cellphone, at sapat na baterya. Mag-stack ng pagkain hindi na niluluto tulad ng biscuit, delata at iba pa. Mga bagay na pwedeng lumutang kung sakaling may baha. Sapat na haba ng tali ulubi. Sapat na inumin. Maghanda ng isang ligtas na lugar sa inyong bahay kung saan maaari inyong puntahan ng buong pamilya kung sakaling may malakas na bagyo. Dapat meron kang emergency number ng mga kinauukulan sa inyong lugar. Laging tatandaan, kaligtasan ay paghandaan para sa kuna ay maiwasan. Isang paalala mula sa Sulit Bay Metropolitan Authority and this station. Trick or treat. Give us